Today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa Asia pool set na gawa ng FTRT na na-install natin last October 2020. Bago ang lahat, gusto ko muna kayong ayayaan na mag-subscribe sa ating channel at click ang notification bell para ma-update tayo sa ating mga bagong videos. And let's go! Month of October, year 2020, na-install natin ang Asia pool set ito sa ating Honda Click 150 na 2020 version. Itong Asia pool set na ito yung pinakaunang version ng Asia pool set na gawa ng MTRT. Noong first time na nagamit ko siya, na-impress naman ako sa performance na binigay niya para sa akin. Yung first version ng Asia pool set na nagamit ko ay naka 15 degrees pa. So most likely, itong Asia pool set na to ay pang touring set. Compare sa stock na meron din 15 degrees, ang advantage ng Asia pool set na yung pinaka ramp ball niya, which is makakapagbigay ito ng highest top speed compared sa stock na pulley set natin. After ng ilang months sa pagkakagamit ko dito sa Asia pulley set, so naghanap tayo ng medyo mas magandang performance sa ating motor at tumating dito sa Bulacan mismo ang speed tuner naging available Bulacan and Mukawi, dito pinakamalapit sa akin. Magkakaroon din tayo ng full review para sa speed tuner na pulley set para sa mga Honda Click, abangan nyo yan. So, para sa ngayon, yung Asia pool set muna ang talakayin natin. Nung na-test ko yung speed tuner after 2 months, pumalik ulit tayo dito sa Asia pool set. Pero meron na tayong konting modification na ginawa dito sa ating Asia pool set. Yung first version ng Asia pool set na ginamit natin noon ay pinaredegree natin from 15 degrees to 14 degrees. 14 degrees, ito yung in-advise sa atin nung pinaka naggagawa or dun sa machine shop. Dahil ito yung mas tugma dito sa Honda Click, yun ang sabi po nila. Pero while testing it, so naging happy naman ako sa performance of 14 degrees. At so until now, ginagamit ko pa rin po yung Asia pool set pero modified na po siya. Pero sa pagkakaalam ko, mayroong bagong labas ng Asia pool set para sa Honda Click. Hindi ko pa alam kung ano yung pinagkaiba nito from the first version to the second version. Pero as far as I know, baka possible yung degree. Maaring ginawa nilang sana 14 degrees din para sa Honda Click. Siguro mamaya-maya sasabihin ko sa inyo yung reason kung bakit yung 14 degrees yung nagustuhan ko o kung bakit sumunod ako sa advice nila. Kahit nasubukan ko na yung 13.5 at alam ko yung performance nito. Pero sa 14 degrees pa rin tayo napunta. Maya, sabihin ko sa inyo mamaya-maya. Pero ito sa Asia pool set, siguro para sa update ng version 2, i-update ko kayo kapag sumagot na yung pinaka-MTRT mismo o yung sa Asia pool set. Or kapag nakagather na tayo ng enough info para ito. So, I will just flash on the screen na lang. Alright, so as per MTRT tungkol sa version 2 ng Asia pool set, ang pinagkaiba lang naman daw nila is yung kulay. So, yung version 1 is red and then yung version 2 is black. So, sa specs, wala naman daw silang pinagkaiba. So, kung bibili ka ng Asia pool set, so, mamili ka talaga ng kulay na gusto mo. So, wala naman silang pinagkaiba talaga. Yun lang. Okay, dako naman tayo sa pinaka-quality ng pool set na to. So, maybe the total of 8 months of using it. Pinaka-unang na-notice ko dito sa pinaka-pool set na to is yung kulay niya mismo. So, from the, syempre, kapag bago, makintab pa yung kulay na pula. And then, while using it, yung pinaka nasa ramp ball o yung sa ball ramp niya is nag-fade na rin or natatanggal na dahil sa friction ng bola at nung pinaka ramp ball mismo. Sa akin, wala namang kaso. Pero nung una, kasi medyo nagkakaroon ng ipon or yung gilid, yung pinakakanto, yung end nung takbuhan ng bola, parang naiipon doon yung ibang paint. So, parang nagkakaroon siya ng stopper mismo. So, kinutkut ko lang naman yun. Natatanggal naman siya. So, nilinis ko lang. And then, okay na siya hanggang ngayon. So, marami naman din akong mga nakita na aftermarket na meron din paint yung pinakaloob mismo doon sa ball ramp. And then, maybe, ganito rin yung maging issue noon sa ibang brand. Like, hindi ko nasasabihin siguro. Pero meron iba. Meron talaga na may kulay yung pinakaloob niya. Nagkaroon ba ito ng mga uka-uka or biyak? Siguro sa 10 months yan na pagkakagamit ko sa kanya or 8 months total, hindi na natin kasama yung paggamit ko sa Asia pool set dahil napahinga yun. Dahil sa madalas, nililinis ko yung ating panggilid. Nagkaroon din ng tama yung pinaka-fin sa may drive face. Maliit lang naman, so para sa akin wala namang kaso to dahil sobrang liit lang nung nabawas sa kanya. And then nakakahikop pa rin naman siya ng hangin papunta sa loob. Effective pa rin ito hanggang ngayon. Sabihin natin yung tigas ng pinaka-pulley set, usually ang issue sa mga stock is nagkakaroon ng parang shape
yung sa bola tsaka yung pulisets. So yun yung pinaka word dance na uhukay. So sa ngayon, wala pa, pero still nag-observe pa rin ako, pero after 8 months of using it, wala pa akong nakikitang problema sa kanya. Okay, ito yung tungkol sa 13.5 and the 14 degrees. Performance from 15 to 14 degrees, mas gumanda yung performance ng Asia pulleyset natin. Dahil kung dati, pwede natin sabihin na pang touring set lang yung Asia pulleyset version 1. So ngayon na naging 14 degrees na ito, pwede kong masabi na pang all-around na siya. Dahil pwede na itong pang touring. Hindi sobrang lalim yung pagkaka-modified yung pulleyset natin. From 15 to 14 degrees. So, hindi ko na siya sinagad ng 13.5. Yun nga, sabi ko, kahit na nasubukan ko na yung 13.5, hindi pa rin natin pinamodify ng 13.5 kahit alam na natin yung performance nito. No? Versus naman sa 13.5 and 14 degrees, si 13.5 kasi, although 13.5 is very, very good pagdating sa, sabihin natin, racing. Yan, mga ganyang klase. And then, top speed. So, maganda. Okay naman para sa akin. So before na-test ko ito dun sa bypass, makaabot tayo ng 119. So kaya pa siguro mga 120, siguro max. I don't know. Kasi hindi ko pa nasusubukan ulit. That's yun sa 13.5 yun. Pero dito sa 14 degrees ng Asia pulleyset, so although kaya naman, pero mas kailangan na mas mahaba ng kalsada dahil syempre iba yung angle nila. Okay ba yung angle? Masasabi ko pwede naman, pero pwedeng mauna kasi yung 13.5 sa pag-reach ng top speed nito versus sa 14 degrees. Pagdating sa acceleration, is para sa akin is 14 degrees and then sa top speed is yung 13.5. So, mas nag-focus tayo sa acceleration dahil mas kailangan naman natin talaga nito. Hindi natin kailangan ng top speed kung sa kalsada ka lang, sa public road ka lang naman dadaan. Unless, gamitin mo yung motor. Sa racetrack talaga, you go for top speed, go ahead. Wala kaming pakialam. Pero, pag sa public road, hindi mo kailangan yan. Huwag tayo maging kamote, huwag tayo masyado magta-top speed sa public road. So, gamitin natin yan sa tamang kalsada. Well, using the 13.5 naman, maliit na issue lang naman. So, sa 13.5 kasi naranasan ko rito yung parang pagbagsak bigla ng RPM niya. So, doon lang ako talagang umayaw dahil doon. Sa ayoko nung ganung feeling na parang nawawala yung takbo mismo. Since nararamdaman ko to while nag-accelerate tayo and we are focused sa acceleration. Sa totoo lang, no, nandun talaga yung feeling. Hindi ko alam ha, kung nararamdaman din ng ibang 13.5 users to. May pakiramdam kasi na bumababa bigla yung RPM niya. Ayoko sanang lag maramdaman ito, no. So marami nagsasuggest sa akin na subukan ko raw yung 13.8 na degrees. So siguro baka hindi na dahil happy naman ako for our 14 degrees dahil again para sa akin 14 degrees para sa Honda Clip is pang all around na. So nandiyan yung acceleration, may konting top speed. Kung gusto mo mag-top speed, go ahead, ikaw yan. O hindi kita mapipigilan kung gusto mo talaga mag-top speed. Pero wag mong sisihin sa kahit ano yung kung bakit ma-aksidente ka dahil sa top speed. Well, ikaw ang pumili niya. So kasalanan mo yun. Kung sakali man na ma-aksidente tayo. Yung touring, pwede pa rin sa 14 degrees. As you seen on my previous video, siguro marami na kami napuntahan. So uphill, downhill, so kahit straight roads, nagamit ko siya. I'm very happy sa performance na binibigay ng Asia pulleyset na 14 degrees na to. So, yung quality, performance, all in all, so far, para sa akin, good na to. Timplahan mo na lang sa bola. So, depende kasi sa'yo. Pagka sinabi natin, pinakamagandang bola, depende yan sa'yo. So, that's a different topic na lang. Well, that's it for now. If you like this video, please like this video, share, and subscribe. Till next episode, see ya, bye.